So hi guys, so ngayon guys, for today's video is i-share ko naman sa inyo kung paano po natin makikita kung okay na po ba yung disbursement account natin. So ngayon, mag-login lang po ako sa aking account sa SSS. Punta lang po kayo sa Google, din i-type mo lang po yung inyong account. So ayan, mag-login lang po ako dito. Ayan. So, pag tapos mong login, may lalabas po ganito para siyang survey. So, wala lang po yan, guys. I-close mo lang yan or i-X. Yan, yan. So, pagtapos po niyan, yan. So, pagtapos po niyan, guys, ganito po siya lalabas. Yan. I-close mo lang yan, guys, pag may mag-pop up ng mga ganon. So, ito po yung home ng ating SSS. So, dito po, makikita po kayong home, member info, inquiry, benefits, loans, services, payment, reference number, or logout. So, dito lang po tayo sa services. Ayan. I-click lang po natin yung services. Pagka-click po ng services, guys, automatic po nilabas itong benefit reimbursement module. So, i-click mo lang ulit yung services, din disbursement module. Ayan. So, i-click mo lang ulit yan. So, tapos, meron po disbursement account enroll. So, click mo lang yung pinakauna. So, dito naman, guys, is meron na pong lalabas ng ganito, pop-up, mga reminder. Ayan. So, wala lang po yan, guys. I-check mo lang yung text box sa baba and then proceed. Ayan. So, pag after po na mag-proceed, so, ganito po yung lalabas, guys. Meron ka pong dalawa makikita, enrollment tsaka disbursement account. So, ayan, sa enrollment po, dito ka po mag-enroll kung wala ka pa pong account. Dito ka po mag-enroll ng kung anong account na gusto mo, ganyan. Tapos, mag-send lang kayo ng mga ID, ganyan. Proof of payment, ganyan. So, dito naman po sa disbursement account. So, dito nyo po makakita kung okay na po ba yung account nyo. Kasi, minsan kasi late mag-email si SSS. So, ako kasi, pag may ganito na kayo makakita, active disbursement account, okay na po yan siya, guys. Kasi, may blue na sa taas. O, tsaka sa baba, meron na siyang deactivate. Pag i-click ko pala yung deactivate, guys, it means na deactivate na po siya, din na po siya magagamit. Kaya wag nyo po siya i-click kasi active po yan. Ganyan. So, dito lang po makikita, guys. Services. Click mo yung disbursement account. Pagkatapos, meron lalabas dyan na enroll tsaka disbursement account. I-click mo lang yung disbursement account. Pag may ganyan na po makikita, okay na po.